Panginoon, sa pigisari mo'y pagliligtas niya sa atin. Sa pigisari mo'y pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagdadasal ngayong araw na ito. Lalong higit yung mga may karamdaman. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga naging kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikulugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong, hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang nabubuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat at sa mga nanonood sa atin via Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin mulang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Welcome po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio, kaya nawa, katulad ng dasal ng isang ama, inyo ring hilingin sa Panginoong Diyos, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Mga minamahal na mga kapatid, habang ako'y nagninilay, sabi ko, ito'y dasal ng isang ama.
At napaka-effective ng dasal ng tatay na ito, no? Ginoo, o Panginoon, mabagpo kayo sa anak kong lalaki, no? Siya'y pinahihirapan ng demonyo. No? Siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus. Nagmamakaawa ang tatay na ito, ang amang ito, sa Diyos sapagkat siya'y naawa na sa kanyang anak. Mahabang panahong pinahihirapan na ng karamdaman at pinagaling ni Jesus. No? At inyong itatanong, bakit napaka-effective ng prayer na ito ng isang ama? Taas ang kamay ng mga amang nasimba ngayon. Taas ang kamay ng mga tatay. Yan. Marami palang tatay ang naririto ngayon. Ano? Ito'y, tingnan ninyo, ito'y dasal ng isang tatay, isang ama, sapagkat ang kanyang anak ay merong malubhang karamdaman. Pinahihirapan ng demonyo, sinasapian ng demonyo, dinadala sa apoy o kay inihuhulog sa tubig. At ang amang ito, dinala na ang kanyang anak sa mga alagad ni Jesus, pero hindi napagaling. Hindi napagaling ng mga alagad. Isipin ninyo kung gaano nakagagaling ang mga alagad, pero hindi napagaling. No? Parang katulad din niya ng tayo'y dasal ng dasal, tayo lapit ng lapit, pero tayo hindi gumagaling sa ating karamdaman. No? Ano kayang iyong mararamdaman kapag sa mahabang panahon na ng iyong paglapit, ng iyong pagdasal ay hindi ka pinakikinggan, ni hindi ka pinagagaling sa iyong karamdaman. Bagkos, ramdam mo ay lalo pang lumulubha at lumalala ang iyong sakit. Ganito ang ama, ano? Siya'y parang pinanghihinaan sapagkat dinala sa mga alagad, hindi napagaling. Kaya siya'y lumuhod, nagmakaawa sa harapan ni Jesus. Siya mismo ang nagmakaawa sa harapan ng Diyos na pagalingin ang kanyang anak. Kaya naman siya'y pinakinggan ng Diyos. Anong meron sa ama at pinakinggan ang kanyang dasal? Yung kalinisan ng kanyang puso. Pag ang tao ay malinis ang puso, yan ay punong-puno ng pananalig sa Diyos. Pag ang iyong intensyon ay malinis, ano? Malinis ang iyong kalooban, ano? Talagang pakikinggan ka ng Diyos. Kaya yung pure heart, talagang pinakinggan ng Diyos yan. Marahil, kaya tayo hindi pinakikinggan ng Diyos sa ating mga dasal, baka hindi pa ganong kalinis ang ating intensyon o ang ating puso. Baka madumi pa yan. Kaya yan ay nililinis. Pinupurify. Baka, kaya hindi agad dinggin ng Diyos yung hiling mo, yun ay paraan niya para mapurify ka. Para malinis ka. Halimbawa ako, ako'y isang batang pari. Kung ako'y maging pari, ako'y naopera sa mata. Yan, kita niyo ang aking mata. Ako'y bata pa, nagdadasal na, nailuminaw. Ba't gano'n ako'y pari na, palabo ng palabo. Kung alam naging pari na, saka naman siya palabo ng palabo. At yun nga sa akong left eye, ay hindi na makakita. Inopera. Kaya ako siya ngayon mapulang-mapula. Kaopera lang ho niya. Nagkaroon ng retinal detachment, macular hole. Alam nyo, kung may doktora dito, may doktor, alam nyo yan. Ano? Pero sabi ko, ito'y paraan ng Diyos para sa akin, purification. Ano? Paglilinis ng Diyos. Minsan ang ating sakit, ang ating karamdaman, ang ating mga pinagdadaanan, yan ang ating salvation. Yan ang ating kaligtasan. Kaya minsan, pag may dumadaan ka sa matinding pagsubok sa buhay, no? Minsan, ipagpasalamat mo sa Diyos sapagkat yan ang krus mo, napapasanin mo, at ang dulong hantungan ng pagkapasanian ay ang Diyos. No?
Kaya mga minamahal na mga kapatid, itong tatay na ito, siya'y kita niya sa mahabang panahon na siya'y nagdudusa sa kanyang anak. Hindi naman siya ang may sakit, pero yung kanyang anak, ano, inilapit niya kay Jesus, no? Ngayon, malinis na ang kanyang puso sa mahabang panahon. Dumating na yung puntong siya'y purify na, lumuhod siya sa Diyos. Kay Jesus, nagmakaawa. Lord, tulungan niyo ang anak ko. May malubha siyang sakit. Anong ginawa ng Panginoon? Ano? Pinalayas, dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lubas ito. At ang bata'y gumaling agad. Alam niyo, kaya napakahalaga talaga nang ang isang tao ay lumuluhod at lumalapit sa Diyos, no? Pag tayo may mga pinagdadaan ng mabibigat sa buhay, no? Una, pinupurify tayo ng Diyos. At pag tayo malinis na, igagrant na ng Diyos sa atin yung ating hinihiling. Kaya, kung tayo malinis na, kung tayo purify na, huwag mo nang babalikan yung dating lumang ikaw. Yung luma mong pamumuhay. Kung ikaw'y nagbago na sa gayang buhay, ngayon ay alam mo sa sarili mo, ikaw ay naglilinis na, huwag mo nang babalikan ang dating iyong buhay na alam mo ay nagdala sa iyo sa kapahamakan. Ngayon, malinis ka na, kaya lalapit ka na sa Panginoon. Lord, mahabag ka sa akin. At kung ano man ang iyong hinihiling, yan, pakikinggan ka ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, marami sa atin ngayon ang lumalapit kay Padre Pio. Napakadami ng hinihiling. Idinadalangin, nakagalingan, iba't ibang request, special intention, no? Inyong idulog sa Panginoong Diyos na kayo'y kahabagan. At ganun din, naway linisin ang inyong mga puso sa oras na ito para tayo'y pakinggan ng Panginoon. Para sa mga maghuhulog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito. Mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ng mga inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangga lang nawa ako ng katotohanan ni Kristo hanggang sa buhay.
isang paglalakbay ang buhay. Sangasangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman. Kung may unos o panganib sa'yo,
Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-aganin. Halina kaibigan, lumapit sa ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, Kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikalima, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po o huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ika-anim, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikapito, magkakaroon po ng National ID Registration dito sa pambansang Dambana bukas, August 13, ganap na ikawalo ng umaga hanggang ikadalawa ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo ay may mga katanungan. Ikawalo, sa August 22 ay pansamantala po munang walang misa ng ikadalawa ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa pambansang Dambana. Isusunod po agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ng buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Petrechina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kayayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at ating mga kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang tayong timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagkabasbas sa mga gamit sa pananalangin, inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. Mga hawak ninyong mga bulaklak, na rosas, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari nyo na pong iyala yung mga bulak-bulak. Di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga laing namin at mga pagluhod, batin namin lahat yung idinudulo. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa't tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.